Good morning mga kabakyan. Ayan. Tumingin ka doon sa camera. Doon sa likod. So yun mga kabakyan, mayroon tayong nagpisang manok, sisiw. So ito yung linyada natin na hindi natin winawala kasi napakabenta mga kabakyan. At sa lahat ng mga bumibili sa atin ay walang agad natatalo. So, nanalo muna siya kasi 3-way cross na yung ginawa ko sa kanila, no? So may mga throwback na gray, may mga throwback na gold, at may mga throwback din na white gold mga kabakyan. So ang ginagawa ko mga kabakyan pag nagpisa ang ating alagang inahin ay may mga naiiwan siyempre ng mga itlog dahil minsan hindi sabay-sabay malimliman. Ay, kaya tayo bumili ng incubator kasi dito natin ilalagay yung mga hindi pa nalimliman. Para yung mga naunang napisa mga kabakyan ay ibababa na natin para makakain na sila mga kabakyan. Nasa ganoon, maiwasan natin yung mabansot mga kabakyan, no? So kaya minsan may mga maliliit na manok. So bibihira yung mga ganong sitwasyon na pag napag-iwanan, lalo sa patuka ay nababansot mga kabakyan. So naobserbahan ko na yan dahil sa tagal ko na rin nagpapalahi ng ating mga alaga, no? So ngayon mga kabakyan, ang diskarte natin ngayon ay summer ngayon, tag-araw. So marami talagang mga manok tayo na umiitlog mga kabakyan. So sa isang breeding pen, mayroon dalawang inahin, tatlong inahin, mayroon din isa. So ang nangyayari, ang ginagawa ko mga kabakyan ngayon ay kinukuha ko yung mga itlog nila at inilalagay ko dun sa incubator ngayon, no? Pero nilalagyan po natin ng symbol bawat itlog mga kabakyan. Lalagyan natin ng symbol yung itlog para alam natin kung kanino yung itlog na yon, no? Then same time pagka may mga naglilimlim na mga kabakyan na mga alaga natin kasi may mga mestizo tayo, may mga native tayo sa labas na nagkalat. So yun yung tinitingnan natin at pinapantayan natin. Kukunin natin yung mga itlog nila na mga native chicken natin. At doon natin itutuloy, ipapisa yung ating mga alagang manok o itlog mga kabakyan. Doon natin sila ipapapisa. Pero kung yung inahin naman natin ay katulad doon sa mga inahin ko na naglilimlim, itutuloy-tuloy natin yun. So tinatanggal ko lang yun, dinadala ko lang sa incubator kasi minsan mga kabakyan nabubugok siya. No, nabubugok. Lalo kung hindi agad dinadapuan ng inahin yung kanyang pugad. So, saka ko na lang ipapalik yun kung alam kong maglilimlim na siya mga kabakyard. So, yun lang. Simpleng tips lang mga kabakyard. Kaya, mas maganda rin meron kayong incubator mga kabakyard. Lalo sa aking mga backyard breeder na mahirap magpapisa. So, ang gagawin natin, aagapan natin yung mga itlog na kunin doon sa breeding pen. Dahil ang dami nila doon minsan, lalagyan din natin sila ng pugad. Pero dapat yung mga nandun mga kabakyardis, naobserbahan natin kung saan sila nangingitlog na pugad. So kukunin natin yung itlog na yon at lalagyan natin ng symbol sa kagagawa tayo ng chart natin. So i-actual natin yan mga kabakyard para magkaroon kayo ng idea. So puputulin ko muna ngayon yung video na to. Gusto ko lang ipinakita ko lang sa inyo yung ating mga bagong CCO. So hanggang doon na lang muna mga kabakyard at salamat sa lahat. Patuloy kayo mag-subscribe. Pindutin lang yung subscribe button sa dyan sa baba ng kamay ko. At pindutin na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng video na lahat ng ating pag-usapan dito. So suggest na lang po kayo at mag-comment na lang po kayo kung anong magandang pag-usapan. At great morning, mabuhay po tayong lahat mga kamanok at kabakyard.